Magandang araw po, ito ang Landas ng Pag-asa, ako si Glenn. Ang lahat nag-uumpisa sa maliit. Walang nag-umpisa na malaki na agad. Walang nag-umpisa na magaling na agad. Walang nag-umpisa na matagumpay na kaagad. Ang lahat ay nag-uumpisa sa wala at sa maliit. Kaya napakahalaga ng umpisa. Diba kapag nanonood ka ng pelikula, kailangan mo yung umpisa. Kasi nakasalalay ang buong kwento sa umpisa. Kaya kahit gaano kaganda yung ending ng istorya, di ba parang kulang kapag hindi mo naiintindihan kung ano ang naging umpisa? Sa mabuting balita ng ating Panginoon para sa araw na ito, ang talinhaga ng butil ng mustasa. Inilarawan ni Jesus ang puno ng mustasa bilang isang ganap na puno. Ito daw ay malapad, malalaki ang mga sanga at madami ang mga bunga. Mayayabong ang mga dahon, kaya naman nagsisilbing tahanan ng mga ibon. Tandaan natin mga kapatid, na ang gahiganting punong ito ay nag-umpisa lamang sa maliit na butil. Kapatid, paano natapos ang 2022 mo? Mahalagang magbalik-tanaw tayo doon dahil magbibigay ito ng karunungan sa atin kung paano natin uumpisahan ang ating 2023. Ano ang iyong mga butil ng mustasa? Ano ang iyong mga butil ng mustasa? Kilalanin mo. Sabi sa umpisa ng Ebanghelyo, hindi raw marapat para sa isang magsasaka na pagkatapos niyang magtanim, tutulugan na lamang ang kanyang itinanim. Hindi diretsahang sinabi doon, pero kamangmangan daw ito. Mahalaga ang umpisa. Pero ang matalinong magsasaka, hindi natatapos sa umpisa, hindi natatapos sa pagtatanim. Mahalagang alagaan ang itinanim, simula sa pagsibol hanggang sa pagyabong. Ang pananim ay dinidilig. Kanina tinanong natin, ano-ano yung mga butil ng mustasa? Kung ang butil na yan ay pananampalataya, paano mo dinidilig ang iyong pananampalataya? Paano mo pinagyayaman ang iyong pananampalataya? Kung ang butil na yan ay iyong hanap buhay, paano mo dinidilig ang iyong hanap buhay? Paano mo nililinang ang iyong kagalingan? At kung yung butil na yan ay iyong kalusugan, paano mo yan iniingatan? Nag-gets ba natin? Mahalaga ang umpisa dahil higit na mahalaga ang pagtatapos. Di ba kaya tayo nagtatanim para tayo merong aanihin? At sa katunayan, hindi tayo huhusgahan ayon sa ating inumpisahan. Tayo ay hahatulan ayon sa ating tinapos. Mga kapatid, ang bagong taon ay nagpapaalala sa atin na ang ating Diyos ay Panginoon ng ikalawang pagkakataon, the God of second chances. Siya ang Panginoon ng mga panibagong simula, the God of new beginnings. Kaya anuman ang hindi maganda sa iyong nakalipas na taon, pulutin natin ang mga aral at pagkatapos, magsimulang muli. Totoo, hindi lahat ng nagsimula ng maayos ay natapos ng maayos. Pero ito ang ating panghawakan, galing sa Philippians 1:6. Ang Diyos na nagpasimula ng bawat mabuting gawain sa iyong buhay ay magiging tapat hanggang Kanyang maisakatuparan ang lahat. Walang uumpisa ng Diyos sa ating buhay na hindi Niya tatapusin. Mahalaga ang simula. Kaya ngayong bagong taon, kapatid, ano ang iyong mga sisimulan? May mga bagay na hindi natin alam kung paanong gagawin. Pero ang mahalaga, magsimula ka muna. Ang sabi nga natin maski gabutil ng mustasa, basta't may pananampalataya. Amen. Ipasa ang pag-asa, click na po ang share. Ang salita ng Diyos ay mabuting balita, higit na nagiging dakila kung iyong ipapamalita. God bless.